Ayan, ang ating pera ngayon, 20 NT dollar lang. Pero, bibili tayo nito ng ulam. So, ayan, sa halagang 20, sulit. Siguro mang mahigit kalahati to. Sabi niya, ibigay niya na lang daw sa akin. Oh, ayan, oh, ang dami. Ang dami talaga. Sa halagang 20, naku po, Diyos ko, ang daming ulam na maluluto natin dito. O, oh, diba, hindi ka nalugi, ang mura. Ayan, hugasan na natin itong ating nabiling atay ng manok. Hugasan na natin para maluto natin. Napakadami. Sa halagang 20 NT, napakadami. O, ayan, hugasan natin para maluto. Ayan, ang dami. Grabe. 20 NT lang yan. Meron na tayong maraming ulam. Ayan, hugas-hugasan natin lang. Kasi galing po sa kalingki. Medyo matagal-tagal na ako, hindi nakapagluto nito. Kaya sabi ko na, ano, naisipan ko na, sabi ko, bilhin ako ng matay para lubuhin natin. Buhin natin ang atay. Marami tayong nabili ngayon. Linisan lang natin. Tanggalin natin yung ano, yung konting nakakabit na parang ano. Parang ano ba ito? Ayan. Pagkasa natin ang mahigi. Para mainis. Ayun. Sobrang dami. Ayan yung apaw na apaw sa ating. Ay, nahulog na apaw na apaw sa ating mangko. So, ayan, ilagay na natin sa kawali. Ayan. Meron tayong bawang. Lalagyan na natin siya ng bawang. Gusto ko maraming bawang. Ayan, oh, maraming bawang. And then, lalagyan natin siya ng suka. Ayan. Idiretso na natin siyang ilagay dito para isasalang na lang natin siya. And then, lagyan natin siya ng soy sauce. Ayan. And then, lagyan natin siya ng oyster sauce. Ayan. Para masarap siya. Mm-hmm. Ayan. And then, isasalang na natin siya sa ating apoy. Ayan. Salang natin siya sa apoy. Eh, ayan na. Nakasalang na yung ating atay. Para adubuhin natin. Ayan, binuksan ko na din yung apoy niya. Ayan. So, ganyan lang yan. Hihintay na lang natin siya na kumulo. So, tatakpan natin siya. Takpan. Mamaya, iti-check natin yan. Mm-hmm. Okay. Ayan, buksan na natin. Kumukulo na siya. Ang bango-bango. Balikta rin natin para maluto din yung kabila. Ayan, ang bango ng amoy. Amoy adobo na. Amoy adobo. Ang sarap ng amoy niya. Ang bango-bango. Dami yung isang kawali. Ang dami ng ulam natin na adobong atay ng manok. So, very, very healthy. Maraming benefits ito na atay. Ayan. Kung kulang ka sa iron, kulang ka sa mababa ang hemoglobin mo, ayan, kumain ka nito. Ayan, trivia lang. Hindi trivia. Ayan, yan talaga ang magandang kainin kapag mababa ang inyong hemoglobin. Kulang kayo sa iron, ayan, kumain kayo nito. Napakasarap na, mura pa, very, very healthy pa. O, diba? Marami kang makukuhang benefisyo sa ulam na to. Mura lang yan, pero
Ayan. Marami kang benepisyong makukuha dyan pag ikaw ay kumain ito. Kaya yan ay binili ko. Diba? Sumamaya na lang ulit. Ayan na, ang ating adobong atay. Ang napakasarap nating adobo. Ayan, kinukulo-kuloan na. Ayan. Maraming sabaw kasi gusto ko po ng may sabaw. Ayan, matutuyo din yan. Ayan, matutuyo din yan. Ang masarap na adobong atay ni Inday. O, diba? Masarap na adobong atay ni Inday. So, ayan, masarap na naman ang kain natin ito. Kasi, ang ulam natin is napakasarap. Ayun. Yummy, yummy! Ang ating ulam for today. Adobong atay with love. Ayan. Adobong atay with love. So, ayan. Gusto ko ng may sabaw kasi gusto ko ng may sauce na ilalagay sa ating kanin. Para malasa ang ating kanin, so kailangan merong sabaw. Ganyan talaga ako mag-adobo, guys. Basta adobo yan. Bahala na kayo mag-adjust, mga Inday. Ayan. Gusto ko yung masabaw na adobo. Hindi naman masyadong masabaw. Yung may sauce lang. Ayan. Pag natuyo na yan, pag lumamig, is matutuyo din yan. Ayan. Magiging konti na ang kanyang sabaw pagka lumamig na siya. Pag nilagay na natin siya sa container na malinis. Ayan. That's it. Ang ating adobong atay na ulam for today.